Good morning, guys. I-share ko lang sa iyo ngayon ang kaibahan ng mga kabataan noon at mga kabataan ngayon. So, napakalaki na lang pagkakaiba at pagbabago ng mundo natin. Kukumpare nun sa mga naunang senerasyon kumpara sa generasyon ngayon yung tinatawag natin na millennials. So, kung mapansin natin, guys, ang mga kabataan noon dati nakakapaglaro ng mga yung mga kinapagaliang mga laro. Meron dyang tumbang preso, taguan, meron dyang yung tusluksong tinik, merong piko, at napakarami pang iba na kung mapansin natin, nakakatulong sa pag i-exercise ng katawan ng mga bata. At nagkakaroon sila ng interaction sa bawat isa. Kasi, actual na gagawin nila yung ganong mga activities. So, ngayon, compare naman sa panahon ngayon, so, hindi na sila familiar sa mga laro na yun. Hindi na sila aware gawa ng pag tinanong mo kung ano yung mga pag tinanong mo sila na kung ano yung larong yun, hindi nila alam. Pag sinabi mo, nakapaglaro ka ba ng piko, nakapaglaro ka ba ng luksang tinik, sasabihin nila hindi ko alam yun. Napaka oldest naman daw pag tinatanong mo yung mga kabataan ngayon. So ano ba mga pinagkakabala nila ngayon? Dahil nga tayo computer world na, mapansin natin, halos lahat ng mga kabataan ay hindi na nag-exercise, hindi na gumagalaw kasi, bakit? Nakatuon na ang kanilang attention sa pag-cellphone. Andiyan yung naglalaro ng ML, andiyan yung nagpe-Facebook, andiyan yung TikTok, andiyan yung mga gumagamit ng mga iba't ibang sites para sila ay makapaglibang at matanggal yung kanilang sinasabi nilang stress, yung kanilang mga isipan na nakakatulong kamo, nakakatulong anyo, kamo sa kanilang kalaman, nakadagdag kalaman. So para sa akin, guys, sa aking opinion lang, oo, totoo, tama, nakakatulong din naman sa ibang pamamaraan. Unang-una, nakakatulong dahil nakakakuha tayo ng magandang impormasyon. Nakakatulong dahil nadagdagan natin kalaman. Nakakatulong dahil tayo na mumulat sa bagong mundo ng buhay na tayo ay nasa mundo na ng computer. Pero ang hindi maganda, marami ang nawawala gaya ng tinatamad na mag-aaral, lumiliit yung kanilang tiyansa sa yung attention sa pag-aaral, yung focus sa pag-aaral, lumawala na yon. At ano na rin, halos sa hindi na rin gumagalaw, hindi mo mautusan. Pag sinabi mong pabilhin mo lang kung anong meron wala sa bahay, sasabihin, wait lang. Paglinisin mo, wait lang. So, napakaraming wait lang. So, doon pa lang, makita mo na yung pagbabago at pagkakaiba. Kumpara ng mga unang panahon, pag inutusan ng mga bata, sunod agad. Ngayon, hindi. Minsan nagagalit pa, lalo na pag yung naglalaro, naiistorbo. So, napakaraming pagkakaiba. Tsaka, meron siyang epekto sa kaisipan ng mga bata. Kaya ang opinion ko talaga ay para sa akin ay hindi dapat pabayaan ng mga magulang o lagay na yung sabing parental guidance. Gabayan ng mga magulang ang ginagawa ng kanilang mga anak at hindi sila nagmamalay na ang mga anak ay nagagamit na ang social media sa hindi magandang pamamaraan. So, yun lang, guys, at maraming salamat. Magandang umaga.